Start? Oh, start. Hello guys, itong sasakyan na to, na-aksidente. So itong sasakyan na to ay Lexus 250 2021 model. So alagang modelo pa lang siya. Di ba natin makikita dito ang hindi man natin kabisadong kulikutin to. Kaya so ito guys, itong odometer niya kung ilan ang tinakbo, nasa 26 km pa lang. So ayan siya, 26 km pa lang. Ang problema nito, guys is nagre-redondo lang pero hindi siya hindi siya umaandar pero nagre-redondo lang yung makina. So mapapansin nyo dito guys, wala siyang PRND indicator dito sa bilog na to. Wala siyang PRND dyan. Dapat makikita nyo yan kasi automatic dito. May P siya dito. Lalabas yan. So labas na ng mga lahat dito guys, yung mga ilaw, ang daming ilaw. Andiyan yung traction, check engine light, EBS, airbag. So lahat na guys, lalabas. So start natin. Subukan natin i-start. So ayaw niyang umi-start. So ganyan lang siya guys. So wala na. So ang gagawin natin dito is kung paano natin ito trouble. So ang nakita ko dito is yung ECM niya. Kung ano yung ECM, yun yung electronic control module, yung pinaka ECM niya, yung sa module ng kasi diyan guys sama-sama na yung sa may transmission saka sa Mac engine. Iisa na lang ang computer nila. So nagsama-sama na sila diyan. So yun ang ito trouble natin guys. So we push bus. Post mo yun na. Tanggalin natin. Ano pa yung guys? Di ko tinanggal yung negative. Okay lang yan kahit di tanggalin. May cover, tapos ito, tinanggal ko na yung mga tama. Ay, kanino ka na yun? Ah. So, ito guys, pinilit namin tinanggal. Yeah. So ito yung mga piyesa niya sa loob. Papalangalan natin yan lahat, maubos yung oras natin. So i-check lang natin yung mga especially ground guys. Check natin yung mga ground niya dito. Baka may mga nasunog o anong problema nito. Pero ang gagawin muna natin dito is lalagyan natin ng tawag doon yung paste niya para initan natin. So initan lang natin muna siya. Ayan, tapos ikakabit uli natin kung okay na. Okay naman lahat ng wire, wala namang naputol. Galing na to kasi sa ibang shop guys. So parang review na lang ulit natin. Sorry, kelas. Halo.
natin i-final yung ikabit ito. Make sure na mapapagana muna natin. Try natin lagay muna na walang cover. So, yung nakikita nyo kung paano akong gumawa, guys, hindi ganyan talaga yung dapat safety procedure. Kailangan ingatan mo rin talaga. Kung sanay ka na sa mga ganito, kahit double ingat na lang. Ganyan, guys, try natin. So, mapapansin nyo, hindi ko tinanggal ng negative. Well, hindi talaga ako nagtatanggal niya. Ayan. Sunayin natin yung nasa baba. Tapos lagyan natin ng charger. Ayan ang positive. Hirap kapit ng positive. Tapos negative. Ito lang naman, guys, is ano, magbabaka sakali lang tayo dito kung magagawa ba natin o hindi, o kailangan bang palitan ng bago ano, kasi yung customer bumibili na ng bago, sabi ko i-try ko muna kung pwede pang gawa ng paraan. So ano-ano lang naman yan, kumbaga himasin lang ng konti, kung wala ipalit. So, try natin, guys. Yun, oh. Magkaroon ng pee, oh. Wow. Wala akong pinaltan, Jessica. Ano, nagkaroon ng pee. Dito kanina wala, eh. So, try natin. Handa rin. Ayun, lumanda rin siya, guys. Pero mayroon pa rin mga ilaw. Umandar siya pero marami pa rin mga ilaw, so kailangan na lang ng reset niyan, guys. At saka mayroon pang hindi nakakabit doon. Ayan, guys, one click lang siya. Oh. Ayan, guys, so yun lang kailangan natin palabasin. Yung PRND indicator, ay yung PRND indicator light niya. Dapat mag-manifest siya dito sa dashboard. So yan, guys, huwag muna nating pandarin ng matagal kasi baka may problema pang iba. So at least na pandar natin. So yan, guys, bye-bye.